Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel, Live Monday's Vlog. Nako, matindi, mainit na naman mga kaibigan. Itong ating tatalakayin, tutuklasin sa pagkatauho at pagkawala ni Catherine Camilon. Malapit na ang Pasko. Hindi pa rin malinaw mga kaibigan. Ilang araw, 2 buwan na pinagdidibatihan sa social media kung nasaan si Catherine Camilon, kung buhay nga ba ito at wala nang buhay. Mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. But sa puntong ito, gusto kong ibahagi sa inyo ang nilalaman na ruling ng video na ito. Catherine Camilon, confident, kinumpirma na makakauwi ng buhay at ligtas, ang telepono ay nakuha din. Naku po. Laman ng video na yan ng ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kapag may pagkakataon po kayo, kung pwede lang, patapusin po natin panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Eto na! Samahan niyo po akong tuklasin, alamin. Paano makakauwi ng buhay itong si Catherine Camilon? Paano nakuha di umano ang cellphone? Panoorin po natin, mga kaibigan. And we are committing na si Catherine will bring home Catherine safe. Ay, thank okay, you. Okay, so you're confident po, no, na buhay pa ho siya. I mean, we are very confident na itong si Miss Catherine buhay pa. Okay. Totoo po yan, no? With the advance ng technology, malaking tulong po na nakuha natin yung cellphone number nitong si Catherine at pasadahan lang po natin what we know so far, no, kung ano na po yung mga established facts, ano na po ang nakalap, for yung as much as you can divulge, ano, hindi naman po natin lahat pwedeng ipaalam, pero ano po yung mga ano, what does the police know so far, ano na po yung mga ebidensya ng hawak po ninyo? Well, of course, ongoing pa yung investigation natin kung ano ba talaga ang nangyari dito kay Miss Catherine, no? I already directed the provincial director of Batangas to dig deeper kung ano ba talaga ang nangyari dito kay Catherine. Mm-hmm. And kagabi, meron na silang lead kung saan yung huling napuntahan at nakita itong si Catherine aside doon sa mall, sa mall dyan sa Batangas. Yung huli siya sa CCTV sa mall, di po ba? Opo. Opo, of course, I cannot anymore divulge any information dahil nga ongoing yung investigation natin. Mm. And we are committing na si Catherine will bring home Catherine safe. Ay, thank okay, you. Okay, so you're confident po, no, na buhay pa ho siya. I mean, kasi it's okay. October. I'm just curious rin po kung meron na pong may nag-attempt po na to contact the family. I mean, you sound very confident. Where does your confidence come from? Opo, dahil nga po, unang-una, meron ng initial na report, no? Which I cannot divulge kung ano po yung natanggap namin na report regarding dyan sa investigation na ginagawa. Mm-hmm. We are very confident na itong si
Miss Catherine, buhay pa. Okay. General, yung mga CCTV ho ba, malaking tulong ho ba ang naibigay po para po matuntunan niyo po ang si Catherine? Itong CCTV na ito is napakalaking bagay, no? Para sa tulong na sa investigasyon na ginagawa natin. Actually, nagpa-backtracking na tayo doon sa mga CCTV dito sa Batangas and doon sa mga places na suspected na pwedeng puntahan nitong si Catherine. Kasama po ito sa investigasyon na ginagawa natin. Okay. Si Catherine pala. I made the mistake. Chin-chin pala yung pangalan ng kapatid. Okay. General, malaman ko lang ano po yung tools na nagagamit po ng kapulisan natin kasi napakahalaga po yung agaran po kasi no, yung talagang yung kung gaano kahalaga yung mabilis na pagtugis kung sila man ay dinukot, ano po. Yun po bang, ano po ba yung kailangan po ba na humingi sa korte ng order para like let's say isa sa mga pinaka alam ko na pinakamabisa na kakasangkapanin ay yung cellphone no nung taong nawawala. Because magpiping po yan sa pinakamalapit na cell tower para malaman po natin yung lokasyon ng cellphone na maaari ding lokasyon nung taong nawawala. Yun po ba ay na nakakasangkapan? Kasi yung CCTV nabanggit po natin, ano? Pero nakakasangkapan po ba natin yung cellphone records? Nakakakuha po ba tayo ng cellphone records nung nawawala? Malaman natin sino huli niyang tinawagan, saan huling nagping na cell tower yung kanyang unit, ano, General? Totoo po yan, with the advance ng technology, malaking tulong po na nakuha natin yung cellphone number nitong si Catherine. At ito po ay isang kasangkapan natin, no? Doon sa investigation na ginagawa natin. Okay, alright. Ako po, nandito na naman tayo. Shout out at maraming salamat. Ipaintulot ang paggamit ng inyong video clips dito po sa original na mayari ng video. Eto! Ako po, ang nakikinig nyo po, napanood na interview. Iyan po si General Lucas ng CIDG. Mga kaibigan, hindi po ako ang may sabi na si Catherine Camilon ay confident buhay na namakakauwi. Sino po ang may sabi? Iyan po isang general ng CIDG. Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. That's why nagbatay lang po tayo diyan ho sa rolling ng video information na ating nakalap. Ang gusto kong ipunto dito mga kaibigan, salamat kung ganun, makakauwi ng buhay. Pag sinabing competent, talagang 99% kumpirmado na makakauwi at buhay. At natukoy na ang kinaroroonan. But sa puntong ito mga kaibigan, ako po ay nagtatanong. Alam ko po, nagtatanong din po kayo. May katotohanan po ba ito dito sa napanood natin na competent na makakauwi ng buhay? Itong si Catherine Camilon. Ako po ay nagtatanong lang. Dahil ayaw ko pong mabigyan kayo ng fake news. Ayaw ko pong umasa ng walang katotohanan itong pamilya ni Catherine Camilon. That's why ayaw ko din pong lituhin kayo sa inyong ika nga po'y napapanood dito sa aking maliit pa na YouTube channel. Bakit ko po nasabi yun? Alam nyo, natalakay ko na rin po ito. Itong sinabi ni General Lucas ng CIDG na mayroon po siyang sinabi, on the record ho yan, nandyan sa aking vlog, na mayroong person of interest na isang lieutenant colonel ng police. Mga kaibigan, hindi naman po lingid sa inyong kalaman na ang utak na di umano ang tinuturo dito ay itong si Police Major Alan De Castro. Bakit sasabihin niya na isang police lieutenant colonel? Mga kaibigan, bakit po natin natalakay yun? Baka dito,
sa tinatawag niya na confident. Parang buhok lang. I'm confident. Ha? Parang buhok lang na umaano. Ano? Diba? Yung confident na umaano buhok. May kasama pang ganon. Dito ba sa sinasabi niyang confident? Ito nga ba ay may katotohanan? O baka tayo yung mga fake news na naman? Dahil may batayan po tayo. Doon sa sinabi niya na Lieutenant Colonel, ang suspect, ang utak di umano, ang person of interest. Samantalang ay major po, police major, ang ikangapoy, tinuturong utak dito. Oh. Ay baka ito'y magaya doon. Sinasabi nila na confident na makaka-uwi. Ay salamat naman kung makaka-uwi. Ang gusto ko lang po, ano ang batayan nila? Ano ang pinangahawakan nila na talaga pong ito'y makaka-uwi ng buhay at maliwanag pa sa sabaw ng balot ang sinasabi niya na tinatawag na confident. Talagang matindi, di ba? Mga kaibigan, abangan po natin ito. Hindi ko po sinasabi sa inyo na ika nga po'y huwag natin paniwalaan o paniwalaan. Ang importante pong mahalaga dito, katulad nga po ng nasasabi ko sa inyo, hindi ho tayo nagpapakalat ng fake news. That's why, nagbabatay po tayo sa rolling ng video na pinapakita ko po sa inyo. Mayroon po tayong batayan, hindi po tayo ika nga'y nagkakaroon ng sariling kuro-kuro dito na ika nga po sasabihin ko na si Catherine Camilon ay makaka-uwi. Nagbatay po tayo diyan kasi sinabi ni General Lucas ng CIDG na confident makaka-uwi ng buhay. Sana ho nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Maliwanag po diyan mga kaibigan. Isa pa natin bigyan ng highlight, ang telepono, ang cellphone, telephone number ang nakuha po nila kay Catherine Camilon. Kaya lang, medyo malabo pa rin sa sabaw. Hindi po natin malaman doon kung telepon ang nakuha o yung sariling telepon o telepon number. Sapagkat madali lang makuha ang telepon number nitong ni Catherine Camilon, mga kaibigan. Tanong mo na lang sa kamag-anak ito, nanay, ang telepon number, pwede mong malaman. But yung telepon po ay mahirap din po, mahirap makuha. But ang gusto kong linawin dito, hindi po malinaw kung telepono o cellphone o telephone number ang nakuha dito. Hindi po malinaw, di ba? Mga kaibigan, pasensya na po kung nasabi ko sa inyo na ito ay makaka-uwi confident ng buhay dahil nagbase po diyan tayo sa ikangapoy rolling ng video. Ayaw ko po magpakalat ng fake news. That's why, yan po ang ating pinagbatayan, mga kaibigan. Salamat naman kung ganon. Nako po. Sana naman no, sa mga kinaukulan, lalong-lalo na po kayo sa harap ng social media. Pag-isipan nyo po muna kung ano ang sasabihin nyo dito sa social media. Dahil ito po, kapag nagsabi ho kayo ng anuman na mga public opinion nyo o according sa inyong pag-iimbestigasyon, yan po ay aming paniniwalaan. Dahil kapaniwala po kayo, dahil ang rango nyo ay isang general, kayo po ang nag-iimbestiga. But, meron po tayong, katulad ng uulitin ko, nagkamali po kayo siguro doon. Lieutenant Colonel ang sinabi nyo, pero major ang ika nga po, tinuturong utak. Ay wag, baka ganun din po dito. Hindi ko alam kung ano nangyayari kung bakit nasabi niyong confident makaka-uwi. Salamat naman kung ganun kung makaka-uwi. Abangan po natin mga kaibigan ang kahinat na ng kaso na ito. Malapit na po ang Pasko. Sana ho kung ano man ang mayroon dito na magandang development ay ilabas na, sapagkat malinaw din po sa ruling ng video na yan lahat po ng details na ika nga po'y katayuan di umano na ginagawa nilang investigasyon tungkol ho dito kay Catherine Camilon na pagkawala ay hindi nila ibinibigay. Sana ho, kung ano man ang mayroon, buhay man ito o wala ng buhay, ay magkaroon po ng linaw at nasa ganun po ay mabigyan po ng justice kung sino ang karapat-dapat na ika nga po'y managot dito, mga kaibigan. Okay, ilang tulog na lang po mga kaibigan, na ipasko na.
At advance Merry Christmas po sa ating lahat. Siyempre, tayo po ay nagdiriwang din na ika nga po ay 100,000 subscribers. At sa lahat po nang hindi pa nakapalo sa aking FB page and this blog, video nyo akong ipalo. At tayo po ay kukuha din doon na mabibigyan ng counting up pag-share ng aking blessings. At siyempre po sa January 1 ay magbibigay po tayo ng counting pag-share ng blessings buwan po sa ating revenue. At siyempre mayroon pong sponsors na nagbigay tayo, nagbigay din ay ibibigay din po natin. So salamat po sa inyong pagsuporta dito sa aking maliit pa na YouTube channel. Mag-Divine Grace ng Germany, maraming maraming salamat po. Pagbalain po tayo lahat, yan po sa comment section. Ano man ang inyong salubin, public opinion, yan po ay pawang buong puso po pong nire-respeto. Huwag po kayong matakot, karapatan nyo po magbigay ng public opinion. Pagbalain po tayo lahat, bye-bye, palakpakan.